Air signs, ito naman po yung mensahe ninyo for today. Ayan, ngayong araw ng Martes. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel at sa ating second channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Sa mga gusto naman pong magpa-private reading, message lang po kayo sa ating Facebook page, Tarot Intentions by Aliana Reyes. At pa-follow na din po, ayan. Message lang po ako for more details para may send ko po sa inyo. Tignan po natin ano po yung mensahe for you. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Peace, sabi sa inyo ni Archangel Chamuel, peace comes from remembering that only love is real. Ayan. So, di ba kayo nakakaramdam ng peace of mind dito? Or wala ba kayong peace of mind pagdating sa relationship ninyo? Lagi ba kayo nag-iisip, mahal ba niya ako? Ipaglalaban niya ba ako? Ano bang nararamdaman niya sa akin? So, ayan, timbangin ninyo and communicate with your person or dito sa karelasyon ninyo or ano man tong connection mo with this person, air signs, para maging malinaw. Ayun, no? Life review. Alam, yung iba sa inyo, alam nyo naman eh kung ano ba yung status ninyo, ano ba yung lugar mo sa buhay ng taong to. Pero siguro dahil andun yung takot, natatakot yung iba sa inyo or sabihin natin na ano ba, natatakot. O sige na, dun muna tayo. Prosperity, ayan, may paparating na. Ah, okay. Wala ito kay Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. Yan, focus daw muna, ayun, parang sinasabi sa inyo dito ni Universe, ano, air signs, focus muna kayo sa pera ninyo, focus muna kayo sa self-growth, yun yung nakikita ko for you, kasi dito, oh, dito sa, kunwari, sa relationship ninyo, parang ano eh, ngayon, hindi ito yung right time, parang ano, sabihin natin, wala kang mapapala, kapag pinilit mo yung relationship na to, yung connection na to, dito, oh, focus ka muna sa kaperahan mo. Focus ka muna sa career mo. Yun yung nakikita ko for you. Pero nasa sa inyo pa rin yan, ha? Air signs. Siyempre, iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan, hindi ba? So, tignan nyo na lang. Kayo yung mag-inventory. Kayo yung mag-re-evaluate sa sitwasyon ninyo, sa life ninyo. Tignan po natin pagdating naman sa trabaho, sa kaperahan, sa negosyo at sa love life. So, kung may nakikita po kayong mga usok-usok dyan, yan po ay dahil nag-iinsenso ako. Yan. Tignan natin, spirit guide. Ano po yung mensahe natin for air signs? Ayan. Plus na to. Ayan. Four of Ariel. When you give, you also receive. Being resistant to change. Extremes in how you save or spend money. Ayun. Yung iba sa inyo, parang sabihin natin, kapag parang hindi kayo mapakali pala ngayon sa trabaho ninyo, hindi nyo alam kung may kulang ba or may sobra ba. Or pwedeng baka iniisip ninyo may nakalimutan kayo. May nakalimutan kayong gawin na trabaho. So, ano, air signs, ayan, i-check nyo yung, sabi natin, kung naglilista kayo ng mga dapat nyong gawin for a specific day, check nyo yung notebook ninyo and medyo mag-meditate kayo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng may nakalimutan talaga kayong gawin. O baka maghabol kayo dito ng oras. Ayan. Or siguro, try to communicate with your boss or sa kasamahan mo or sa ka-team mo. Ayan, baka meron siyang alam. Meron siyang alam, no? Pero mas maganda talaga, double check mo yung works mo ngayong araw na to. Para kasi hindi kayo mapalagay. Yan. Tignan naman natin pagdating sa money. Pagdating sa money, Six of Raphael, embrace your inner child, new friends, and rekindled relationship, children, or childhood. Mukhang may babalik sa life nyo. Or maybe, may gusto mamalik sa life ninyo. Air signs, kasi nakikita. Kung dito kayo nag-focus, pwedeng nakikita kasi ng taong yan. Pwedeng ito ay hindi nyo, ano ha, hindi to love relationship. Pwedeng family, pwedeng childhood friend ninyo. So, pwede, hindi ko alam kung may naiinggit ba sa inyo dito, air signs, or baka may magpalibre sa inyo ngayong araw na to. Yun yung nakikita ko. Pwede rin naman na may magyayang lumabas sa inyo ngayon, or baka kayo to, kayo yung magyayang lumabas. So, parang ito, yung loss,
lost times, parang kailangan ninyong, ano ba, catch up. Ayan, yung iba sa inyo, kailangan nyo mag-catch up with your friends or with yours. Pwede nyo, yung iba sa inyo, pwedeng sa relationship niyo. So, medyo mapapagastos kayo dito. Siguro maglaan lang kayo ng budget. At kung wala naman kayong budget ngayon, air signs, huwag na kayong lumabas. I mean, huwag kayong magyaya. Hindi ba? Or sabihin natin na mag-pass ka muna. Pwede naman yun. Kasi mas mahalaga ngayon yung mga, mas mahalaga ngayon na ma-provide mo muna yung mga needs mo. Mm-mm. Tignan natin, pero meron magsasabi sa'yo dito, sige na, huwag ka naman KJ. Ayan, kasi nga iba sa inyo, tatanggi kayo dito. So, tignan natin pagdating naman po sa iyong business. Six of Michael, it's the light at the end of the tunnel. Breathe a sigh of relief and make new plans, relocation or travel. Pagdating ito sa iyong negosyo. So, pwede po na may mga deliveries kayo ngayon sa iba't ibang lugar, dyan sa town ninyo. O kaya naman, medyo malayo ito. Yung iba, parang magta-travel ba siya? Could be sa air or sa tubig. Pwedeng ipampapasalubong pa to, ganyan. So, medyo maganda po yung kikitain ninyo ngayong araw na to. Tignan mo, may prosperity, hindi ba? So, parang ipampapasalubong, yun yung nakikita ko dito, air signs, pagdating dito sa business mo. So, ito, parang alam mo, yung masusolusyonan na yung mga problema mo. Kailangan mo lang talaga siyang harapin. Magkakaroon na po kayo ng peace of mind ngayong araw na to. Kung ano man tong iniisip ninyo, air signs. Tignan po natin. Basta i-assess nyo lang yung nangyayari dito sa inyong business. Check po natin pagdating naman sa love life. Kamusta po ang love life ni air sign spirit guide ngayong araw na ito? Air signs. Kamusta po ang love life spirit guide? Check natin kung ano yung masasabi pagdating or ano ba yung message pagdating sa love life mo. Copy cup. Meeting and conversing. O iba nga sa inyo, may magyaya sa inyong lumabas dito. Or pwede nga baliktad, kayo yung magyayaya. Pwede meron dito, gusto kang makausap. Yung iba naman sa inyo, pwedeng mag-start kayo nito as friends. Or sinasabi sa inyo dito ni universe, palakasin ninyo yung foundation ng relationship ninyo. Or umpisa ninyo sa pagiging magkaibigan. Parang take it easy, yun yung sinasabi dito. Date. Ayan. Meron talagang gusto makipag-usap sa'yo. It's up to you, air signs, kung pagbibigyan mo yung taong to. Pwedeng new person to. Iba naman sa inyo, pwedeng bumabalik lang sa life ninyo. Addiction. Codependent. Ah, medyo, parang di kayo nakalimutan ng taong to. Ganyan. Parang nahihirapan siya. So, runner, oh. Pwedeng tinakbuhan kayo before ng taong to, air signs. Tapos ngayon, parang, gusto niyang bumalik sa life mo. Could be, ano, yung taong to, na-realize niya na yung worth mo. Alam mo yon? Siguro nung hindi mo na siya kinukulit, air signs, ayun, natauhan bigla. Hindi ko alam kung nakikita niya na naka-move on ka na ba. Ganyan, kasi parang gusto niyang bumalik sa life mo. Parang gusto kanya ulit kontrolin, gusto kanya ulit i-manipulate. Nako, nasa sa inyo yan, air signs, kung magpapamanipulate paulit kayo sa taong to or natauhan na kayo. So, life review, okay? Pag-aralan mo kung ano ba yung mga dapat mo nang i-let go dito sa life mo ngayon. Yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat kayo always. More blessings to come and enjoy the rest of your day. Bye-bye, air signs!